Yung vlogger magagababayan sa Amerika, si Marlica, naglabas kagabi ng document daw. Galing daw yun sa PIDEA kung saan nasa lista ang ating Pangulong Bongbong Marcos na target for operation. Yung dati po na ano na kwento nang unang nagpalabas ng balita niyan. Si Digo, di ba niya Mr. Maravillas, dinibang na yan ang PIDEA. Dinibang na po. Gaya lang, nire-revive nila ngayon. Nire-recycle. Kasi po, yung kanilang ano, patron, si Digo, durog na durog po ngayon sa issue ng West Philippine Sea. Dahil sa kadaldalan po, sobrang katabila ni Harry Roque. Si Harry Roque mismo yung naglubog kay Maudix sa Kumonoy. Siya yung nag-confirm, mga kababayan, na hinudas ni Digong yung ating mga mamamayang Pilipino. Gentleman's agreement kay Xi Jinping para ipabulok na lang yung BRP Sierra Madre. O ngayon nga po, mga kababayan, sa latest na mga balita tungkol dyan, mismo ng si Panilo, tinawag si Harry Roqueng sinungaling at gusto lang daw ng publisidad. O ngayon, dinadivert nila yung atensyon mula kay ano, kay Maudix na durog na dahil sa sarili nilang kagagawan, nirehas uli po yung isyo sa pulburon. Ngayon, hindi sila makapag-produce ng video. Kasi mahirap po mag-piki ng video. Ang ginagawa ngayon, nag-fabricate sila ng document. Ayan po. Iwan ko kung anong magiging reaksyon nito ng PIDEA. Baka kasuhan si Marlica ng pamimiki ng dokumento. May logo pa ng PIDEA, oh. Tapos dito, mga kababayan, ayan o. May pangalang Bongbong Marcos Jr. Walang control number. Ang date niya, March 11, 2012 daw. Tapos, walang tinakpan dito yung pangalan ng team leader. Tapos dito, may tinakpan na pangalan. Ayan po si Marlica. Oh. Grabe niya, Mr. Maravillas, yung hatred ni Marlica kay President Bongbong. Yan po ang sabi sa kwento, dulot ng hindi na pagbigyan ng kanyang mga mitiin. Kasi ang sabi, tambak yung dalang rekomendasyon. Ansega, siguro na sense na iba man yung intensyon, mga kababayan. Makakasira lang sa kanyang administrasyon, kaya nireject. At sa personality po, makikita ninyo na manipulative. Gustong magdikta? Hindi man po maaari ang gano'n. Kasi tumulong daw siya. Gumastos pa. Eh, sino naman nagsabi sa iyo na tumulong ka? Nirecruit ka ba? Di ba? At gumastos ka. Wala ba nagsabi sa iyo gumastos ka? Gumastos ka kasi may agenda ka nang hindi mapagbigyan ng agenda yan. Bumaliktad, mga kababayan. Ito na siya. Ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first family, kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Ngayon, ginawa ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, gumawa din ng fabricated document to prove na napakadali ngayong digital age ang gumawa ng dokumento. Inilagay din yung pangalan ni Marlica. Amano sa niya. O ito po yung sabi ni Marlica dito. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nagipagsabuatan si Kuting at Lisa Tanas. Jahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpakabangag sa pulburon. Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng cabinet secretary si Ninoynoy.
Bayan, kayo na ang umusga kung gusto niyo na panatilihin si Bangag sa Pulboronic Admin. Iaalay na kayo sa pakikipagbangbangbang sa China na sa mga kamay, puso at utak niyo na kasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan. Wakasan ang Pulboronic na Bangag Jahas Admin na ito. So, ang objective, the same with the objective ng mga kasama nila sa kampo ng mga Duterte, talsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Inday. Gamit yung mga black propaganda at mga paninira, yung mga strategy po nila, ang bababaw, sino man maniwala sa ganyang mga gawa-gawang dokumento po na napakadaling gawin. Ay, ito ang ginawa ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong, si Mami Peng. Sabi niya rito, kaya ko din gumawa niyan. Santisima, wala na tayo sa Dragon Age. Basta may Photoshop ka at tiyagaan mo lahat, kaya na ngayon. Pakisabi sa nag-edit kay Maharlika, sabi sa name of target, no alias, kahit kailan, gagawa lang kayo, di niyo pagalingan. And for your information, sabi ni Digong, mayor pa daw siya noon. Noong 2012, si Sara mayor ng Davao. Bangga-bangga po, pati yung mga information. Bangga-bangga. Ito po yung ginawa-gawang document po. Bongbong Marcos alias Bungit. Inakalagay po dito. No alias. Name of target, no alias. Pagkatapos may pangalang Bongbong Marcos alias Bungit. Kita ninyo. March 11, 2012. Pre-operation report, PIDEA. So, ginawa ni Mami Ping, mga kababayan, gumawa din siya. Kinopya niya yung PIDEA. The same document, kinopya niya. Tapos, tinagpan yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isinulat, pinalitan ng Claire Eden Contreras alias Maharlika. To prove po, mga kababayan, na napakadali ngayon mag-fabricate, gumawa-gawa ng dokumento. Nasa digital age tayo, AI. Yung kwento po nitong sabi na nasa lista yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kwento ni Digong, mismo na yung PIDEA, yung nagpasinungaling po. Pinasinungalingan na po siya ng PIDEA mismo. Ayan po, sabi dyan, PIDEA, President Ferdinand Marcos Jr. was never in our watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. Yung nasa lista doon na ginawa, mga kababayan, pinablis na document daw galing sa PIDEA. Ang pizza po, March 11, 2012, so kontra po. Hindi man siya mayor noon, si Digong. Ang mayor po, si Inday. Hindi na pag-aralan, mga kababayan, yung facts. Kaya basag agad yung script nila. Sablay na sablay, mga kababayan. Okay, sabi ng PIDEA, based on all the foregoing facts niya, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not in what's never in the watch list. Sige baga, mga kababayan. Tapos si Glenn Chong po, trupa nila po. Post agad din po. There's no option left for Bangag, but to resign now. Bangag, resign now. Naniwala din sa Peking document, fabricated document, mga kababayan, ni Marlika. Maka nga, anya Mr. Marabilia, sila yung gumawa-gawa niya. Magkakasama sila. Sanay sila sa pagsisinungaling, mga kababayan. Kaya sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Lovely Charm, ang abogagong nawala ng kredibilidad dahil ang di
dahil lang di na-appoint. Akala ko matalino to dati, obob din pala siya. Nakisakay din itong abogado, di mo na tiningnan kung totoo yung papel, edited. Glenchong atoning engot, obob, wala nang kredibilidad, kupal mo, Glenchong, nakakadiri ka. Binagbaga na mga ano, netizens ba? Sabi ni Marilo Peralta lang ka, ikaw ang bangag, Marlo ka, baliw, sige galingan mo pa, pagawa ng mga, pagawa mo, ng istoryahin mo. Sus ko po, nakakaawa na sila, nakakatawa, ginagawang katawa-tawa at kaawawa ang mga sarili nila, kakasuka. Walang maniwala, sila na lang po ang naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Pero sabi ko nga mga kababayan, abilidad din yon, abilidad din po yung ikaw mismo gagawa ka ng kasinungalingan tapos yung kasinungalingan na gawa mo mismo, paniniwalaan mong totoo. Hindi ba? Isang abilidad din po yon, abilidad ng mga estupido. Yan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.